kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Kung kontrobersya lang din ang pag-uusapan, hindi mawawala ang NAIA o Ninoy Aquino International Airport sa dami ng kwentong naganap dito. Ang masaklap ay pag-aari ito ng gobyerno at pinapatakbo ng Manila International Airport Authority na sangay ng Department of Transportation. Wala na sigurong makakalimot sa tanimbala controversy na nagpasikat sa Pilipinas sa buong mundo. Kung hindi tinutukan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ito, malamang ay hindi ito natigil. Pero bakit parang nakakabit lamang kay Duterte ang takot ng mga mandurugas ng mga trabahante? Nag-umpisa na naman kasi ang pangingikil ng ilan sa mga nagtatrabaho sa airport base sa mga reklamo ng mga foreigner na nakaranas nito. Wala na ba talagang pag-asang malinis ang airport ng Pilipinas sa mga tiwaling mga kawani? Naging matunog na usapan sa internet ang kumalat na video tungkol sa nawawalang pera ng isang Thai national noong February 22, 2023. Umaksyon ng mga taga NAIA at nalaman na taga Office of Transportation Security o OTS ang tumira sa pera at ang sabi ng pamunuan ng NAIA ay masisibak ang dalawang trabahante at kakaharapin nila ang mga kasong isasampa laban sa kanila. Pero ang tanong, paano naman ang kahihiyan ng Pilipinas? Ang Thai national na si Piyawat Gunlaya Praset ang nagpunta sa OTS mismo para ireklamo ang nangyari sa kanyang kaibigan na si Kit Hatab Thim na isa ring Thai national. Nakuna ni Piyawat ng video na hinihiling ng kasama niya na ibalik ang 20,000 yen o humigit kumulang 8,000 pesos na kinuha mula sa kanya. Base sa pinost ni Piyawat sa Facebook, nakuna ng lahat ng mga pangyayari. Pagdating nila sa airport ay dumaan sa x-ray machine ang kanilang mga bags kung saan mga tauhan ng OTS ang nagmamaniobra. Paglabas ng bag nila ay bigla na lang sumigaw si Tab Team na ang lamang pera sa kanyang wallet na nilagay sa tray ay nawala. Ang problema ay may video na nakuha ang Thai national na ipinakita ang pasimpleng pagkuha ng isang trabahante ng pera sa wallet ng kanyang kaibigan at isiniksik sa bulsa ng isa pang trabahante ng OTS. Nang lapitan ng dalawang Thai ang mga personnel ay ipinasang tabi nila at sinabing walang CCTV na pwedeng matingnan sa nakita ng biktima na hindi talaga sila papakinggan ng mga OTS personnel. Kung kaya't sinabi niya sa kanila na nakuhanan niya ng video ang mga nangyari at may ebidensya siya kung sino ang kumuha ng pera. Doon na lumapit ang isang taga-OTS at dinala sila sa isang tabi para iabot ang kinuha nitong pera. Pero bago ibinigay sa kanila ay sinabihan muna silang i-delete ang video bago sila hinayaang makaalis. Sa kamalasan ng dalawang trabahante ay nagawang ma-retrieve ng Thai national ang video kaya nanatiling merong pruweba ang kanilang pagnanakaw. Ang sabi ni Piyawat ay natakot din sila dahil wala namang pulis o security guard na lumapit. Nagtaka sila dahil sumigaw ang kasama niya pero walang lumapit para siyasatin kung ano ang nangyari. Inisip ng mga Thai national na organisado ang mga kilos ng mga tao sa x-ray area, mabuti na lamang at nakakuha siya ng video, kung hindi ay hindi na nila makukuha ang nawala sa kanila. Ang sabi ng opisina ng OTS, hindi nila hahayaang magpatuloy ang mga korap at ilegal na mga gawain sa kanilang opisina at kahit pa sa buong NAIA. May ginawa na raw silang kilos laban sa mga trabahante na nasa video at sa kasalukuyan ay naka-preventive suspension na ang mga ito. Hindi lamang ang mga Thai nationals ang problema ng OTS at NAIA ngayon dahil umabot na din sa atensyon ng Senado ang nangyari. Nag-utos na si Senator Grace Poe noong February 27 na magsumite ng report ang MIA tungkol sa bagong nakawan na naganap sa NAIA. Hindi ito naniniwalang isolated issue ito dahil isa sa kanyang staff ay nagkaroon din ng halos parehong karanasan. Okay. Thank you.
Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masaya man o malungkot, na mapahanggang ngayon ay patuloy mo pa rin naaalala. Heto na! Ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalamin ng mga karanasan at eksperyensya sa pag-ibig kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo. Kaya kung gusto mong ipadala ang iyong karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page nila. Kaya panoorin na, mag-subscribe at mag-follow. Nasa ibaba ang link ng YouTube channel at FB page ng mga kwento ni Eduardo. Balik sa ating kwento. Ayon sa senador, ang kanyang tauhan ay bumiyahe mga 2 buwan na ang nakalipas nang mawala ang kanyang digital watch sa bagahe. Nang ito'y ininspeksyon, maaaring marami ng reports ang naisumite o posible din na hindi na nagsampa ng reklamo ang mga nabiktima. Ang mga security personnel di umano ang dapat na pumoprotekta sa mga tao at hindi kasalungat ang ginagawa. Dagdag pa ni Poe, nang makita niya raw ang video ay lubos ang kanyang galit at kahihiyan. Nadagdagan na naman ang problema at kahihiyan ng naiya. Hindi talaga malayo na totoo ang sinabi ng senadora na marami na ang nabiktima nito. Pero mas piniling hindi na lumantad. Walang pinagkaiba ito sa naganap na laglag bala skandal noong 2015. Kung saan intentional na nilalagyan ng bala ang mga bagahe ng mga OFW at mga foreigners para makapagpangikil ang mga tiwaling trabahante ng NAIA. Matagal na din iyong nangyari kung hindi lumantad ang 20 anyos na American missionary na si Lane Michael White. Isiniwalat nito kung paano siya kinikila ng mga airport personnel ng halagang 30,000 pesos nang mahanapan di umano ng bala ang kanyang bagahe noong papunta siya ng Palawan. Dinitini pa siya sa airport facility ng 6 na araw bago siya pinakawalan. Pero pinagbabayad pa din siya ng piyansa na umaabot sa halagang 40,000 pesos. Simula noon ay sunod-sunod na ang mga nangyaring insidente. Naging kahiyahiyang pangyayari ito sa Pilipinas, lalo pat umaabot ito sa iba't ibang bansa. May isang TV show sa Japan ang gumawa ng reenactment kung saan pinapakita nito kung paano tinatamnan ng bala ang mga bagahe ng mga biyahero. Pinakita din na dadaan ito sa x-ray machine kung saan doon idideklara na may nakitang bala, tsaka idedetain ang mga nahulihan di umano para hinga ng pera. Maging ang Hong Kong Free Press ay nagpalabas din ng kanilang print coverage tungkol sa laglag bala scheme. At ang pinaka nakakahiyang coverage ay ang ipinalabas sa Fox News, kung saan ang international news anchor at abogada na si Greta Van Susteren ay pumuna sa nangyayaring pangingikil. Ang sabi niya, magalit na ang mga Pilipino sa kanya, pero kailangan ng matigil ang tanimbalang nagaganap sa NAIA. Matapos ang ilang taong pananahimik, ay nasarurok na naman ang kasikatan ng NAIA. Pero gaya ng nakasanayan, kahihiyan na naman ang dala. Hindi sapat ang suspensyon, kaso at pagtanggal ng mga trabahante lamang. Malaki ang posibilidad na totoo ang sinabi ng Thai National na organisado ang kanilang mga galaw. Kailangang tutukan ito ng gobyerno para tuluyan ang matigil ang mga ganitong mga galawan na palagi na lang naglalagay sa bansa sa kahihiyan. Ikaw, handa ka na ba sa mga mangingikil sa NAIA? Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.